Ngayon ang makakalaban ng champion na si Makunouchi ay walang iba kundi ang dati niyang gymmate na si Hammer Now. Kaya lang sa pag-aarap nila ngayon ay parang hindi sila magkakilala. Ang tingin nila sa isa't isa ay mortal na magkalaban. Sa tingin ko mukhang mas lalong lumakas ngayon si Ibo kaysa nung dati. Isa lang ang ibig sabihin, mas focus siya sa laban niya ngayon. Ilalabas niya na kaya ang lasa simula pa lang. Iniisip mo ba kung makakatama man lang siya dyan sa kalaban niya? Oo! Sandali na lang, malalaman na natin. Kaya buti pa, hintayin na lang natin mag-ring ang bell. Pumupunta na sa kanikanilang corner sa mga manlalaro! 9-1 ang ratio nila. Mukhang sigurado ng crowd na si Makunouchi ang mananalo sa labang to. Sana ganun lang kadaling isipin ang laban. Hindi sila nagkakalayo pagdating sa abilidad sa laban, kaya hindi pwedeng gamitin ang Dempsey Roll. Sigurado ako natatamaan muna si Ipo ng maraming beses bago niya yun magamit. Magkasama sila sa pagtitraining noon. Kaya kahit paano, alam na nila ang diskarte ng isa't isa. 2 taon na rin na nakalipas. Baka halos singgaling na sila sa pakikipaglaban ngayon. O kaya naman may isang napag-iwanan sa kanila. Depende na lang kung paano nila ginugulong 2 taon. At kung paano na nila napaunan ng sarili nilang laro sa boxing. Isa ba itong tadhanang reunion? Tadhanang bell! Ano ba talagang tadhana naghihintay sa kanila pagkatapos ang match na to? Matagal bago mag-init sa laban niya si Makunouchi. Kaya upakan muna bago pa siya makahabol sa pace mo. Opo. Nakapag-warm up na ako kaya pwede na ako magsimula ng mga oras. Pag nag-ring ang bell at nagtama ang gloves namin, susuntok na ako. Sasamantalay ko na ang pagkakataon, Sir Ipo. Hindi dahil ikaw ang champion, puro depensa lang ang gagawin mo sa laban. Kailangan mo siyang tapusin kagad. Opo. Yun talaga ang binabala ko. Bibigay ko ang lahat. Ito ang sasagot ko kay Yamada na sumusunod sa mga yapak ko. Box! Simula na ang laban! Ito ang reunion matapos ang 2 kalahating taon! Ano kayang mangyayari? Sumugod ka agad ng champion! Binilisan niya ang pagtama ng gloves at inumpakan agad si Now! Tanghe! Napaurong ang champion na mapunta sa ropes! Napakabilis! Mukhang sa unang palang gusto ng pabagsakin ng champion ng challenger! Namiss na talaga si Hammer Now! Parang nagwawala na ang champion sa makikipaglaban sa challenger! Sidestep! Gumagawa ng paraan ng challenger para matakasan ang rope sa likod niya! Pero tinamaan siya ng straight! Napabagsak agad ang challenger! No! Knockdown sa first round! That's explosive straight! 30 seconds pa lang ang nauubos natin! Ipinakita na agad ang champion na si Makunouchi kung anong magagawa ng senior boxer! Huh? Nagulat ako sa ginawa niya. Hindi na natin siguro kailangan mag-alala kung makakatama siya o hindi. Ang lakas ng mga suntok na ibinibigay ni Ipo. Mukhang nagkapasa siya. Okay. Kung hindi ang magbabago, pasado na siya. Simula ngayon, pumapayag na ako na si Ipo ay maging underdog hunter. Pwede ba tumahimik ka na lang dyan, ha? Kala ko pa naman malaki yung sasabihin mo. Wala ko talagang kwento. One! Nagsimula na pala ang pagbibilang. Two! Nakakatayo pa kaya ang challenger o matatapos na dito ang laban? Tinititigan ang champion ang pababa ang challenger para ipakita kay Manny Los Santos! Kaya pula nakitang ganyan si Makunouchi, nakakatakot! Baka nainis siya dahil mukhang nagmamalaki yung kalaban! Six! Sakit nun. Pero hindi nakakagulat. Tinanggap ko isa sa pinakamalakas na suntok niya. Bumagsak na ako na hindi ko man lang namamalayan. Samantalang ako dapat na nasa opensa. Ito bang kaibahan ng experience sa amin? Saman! Pero alam ko na yun. Napaghandaan ko na labang to. Nakatayo ang challenger at handa na ulit sa laban! Fox! Hindi nagsayang ng oras ang champion at sumugod na naman! Hindi man lamang nakapaghanda ang challenger! Digitan mo siya! Mag-clinch ka! Dalihan mo! Nag-clinch! Gumagawa ng paraan ang challenger para makapagpahinga! Pero napaghiwalay sila ng champion! Kakaiba talaga ang pinapakita ng champion ngayon! Para wawunawun siya sa laban! Kakaiba talaga si Ipo sa labang ito! Nakakagulat! Ngayon ko lang nakitang ganyan si Ipo sa buong buhay ko! Now, siguradong tatamaan ka na naman niya! Kaya takbo na! Itulak mo siya! Sumuntok ang challenger na nagpalayo sa champion! Sa lakas ang suntok na yun kahit sino matatakot! Kunti na lang! Kunti ko na siya tabahan! Nakapaganda na ulit ang champion! Napatigil ang challenger sa pag-atake! Alam ko na. Kailangan ko na sumuntok kapag malapit siya. Kailangan ko lumaban! Mukhang agresibo na rin ang challenger! Hindi makasugod ang champion sa lakas sa mga suntok niya!
Katikit lang kami. Kapag sumuntok ako ng sumuntok, pwede ko siya tamahan. Huwag ka titigil! Sa dami ng binibitiwan suntok ng challenger, bakit hindi man lang gumaganti ang champion? Napakahusay umilag ng champion! Sa lapit ng kalaban, wala man lang tumatama! Pabilis. Mas pabilis siya ngayon kaya siya nakalipas sa 2 taon. Sa lapit namin, dapat tinatamahan ko na siya. Pero bakit di ko magawa? Napakalaki na pagkakaiba ng speed namin. Isang counter na kapagpatigat sa mabilis na atake ng ating challenger! Heto na naman ang champion! Napakabilis ang champion! Kahit ang nasa ang guard ng challenger, hindi na ito mapigilan! Ang galing! Alam ko na, mahusay talaga siya, pero hindi inaasahan ang kanya ng kaibahan nila. Parang galit na galit siya. Gusto niya talagang pabagsakin ka sa ng challenger. Para yata natatakot na ako sa kanya. Sino po ba talaga yung nakikipaglaban na yan? Ako, naiintindihan ko kung talagang gusto niya nang tapusin ang laban. Pero sana naman magpakita siya kahit konting awa kay Hammer now. Salamat sa sasabi ko, si Ipo nga talaga yan. Pero pinapanood nating Ipo, nakakatakot. Pero mukha niya, nagpapahiwati ng isang taong desperado. Ibibigay ko ang lahat. Pero ang gusto ko, matapos sa agad ang laban na to. Right! Nanginginig na ang tuhod ng challenger! Papagsak na siya! Mukhang tatapusin na ng champion ang laban! Pero susuntok ang challenger! Tinamaan ang champion! Hindi niya ininda ang suntok! Atake! Isa pa! Hindi! Ba't ganyan siya? Wala na talaga siyang awa. Ayoko na itong ginagawa ko. Kaya gusto ko nang tapusin ang laban. Gusto ko nang matapos ang laban! Pagsak! Pangalawang knockdown! Sa neutral corner! Pumunta na ang champion sa neutral corner! Mukhang masama talaga ang tama ng challenger! Hindi mo lang niya ito nilingon! Hindi ito gumagalaw ang challenger! Kailangan pa kaya siyang bilangan? Knockout na kaya siya? Walang kaduda-duda. Tamahan ka ba naman ng ganong kalakas na suntok mula kay Ipo? Hindi ka na magkakamalay. Ba't nagkakaganito ako? Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin sa kamao ko. Sa tuwing tinatamaan ko si Yamada. Pero, tapos na ang laban. Hindi na siya makakatayo sa suntok na yon. Sana! Nakatayo pa ang challenger! Six! Yamada! Imposible! Hindi pa tapos ang laban nila! Nakatayo pa siya bago matapos ang bilang! Seven! Tuloy po ang bilang! May babalik pa kaya niya ang kanyang fighting pose? Tapusin mo na, referee. Pakiusap, tapusin mo na. Ayoko na siyang tamaan. Hanggang sa mga oras na to, wala pa rin ako nagagawa. Tama na. Hindi maaari. Papayag na patapos nung ganito! Box! Tuloy ang laban! Pag bumagsak siya ulit, pangatlong knockdown na yon! Automatic na tapos na ang match! Kaya hindi na dapat magkamali ang challenger! Samantalang ang champion, marami pang panahon para tapusin siya! Mag-iisang minuto na lang! Kailangan ko nang tapusin to! Isang knockdown na lang, tapos na ang laban! Tapos ka na! Tumakbo ang champion mula sa neutral corner! Sige, Makuloji! Tapusin mo sa first row! Isang pasikat naman dyan! Ito ang unang pagkakataon. Kanakaharap kita sa ring idol. Kaya hindi ito matatapos basta-basta. Hindi ako papayag! Ang pigamustahin yun ah! Pinigpitan ang challenger ang guard niya. Tuloy pa rin ang champion sa pagkatabi. Hindi siya tumitingil. Matatapos na kaya niya ang match na to? Matatapos ang laban na to kapag bumuha ang guard niya. Matalino na rin talaga yung bata natin, hindi ba? Tatapusin niya na ngayon yung laban. Bugok pa rin siya. Masyado niya minamadaling tapusin ang laban. Sa dami ng suntok na binibitawan niya, sa braso lang nagagaling ang lakas. Kahit yung nakapagpabagsak kay Nao kanina, galing lang ang lakas sa pag-ikot ng braso niya at sa kanyang upper body. Naiintindihan ko na. Kung ginamit ni Ipo ang lakas ng buong katawan niya, tapos na ang labang yan. Masyado siya nagmamadali. Pero magaling ang pinapakita niya sa pakikipaglaban. Kung ikuumpara yan sa ginagawa ni Tsukamichi, sigurado ko na mapapaliwala yan. Yan ang Operation Turtle!
Ang paghigpit ng guard at paghintay ng panahon ng kasabubukas ang guard ng kalaban, yun ang madalas ang ginagawa ni Ipo kapag nakikipaglaban habang nakadikit sa ropa likod niya. Tama. Matapos itong gawin ni Ipo, nakakabawi siya sa kalaban. Nakakabilib. Magandang plano yun. Sobrang pinasiti ko siya masundan. Sigurado ito na ang katapusan ko. Wala na akong magagawa. Susubukan ko na lang ang pinakamalakas kong suntok! Sumuntok sa katawan ng Challenger! Pero nakita yun ang champion at nasanggan niya ito! Naku po! Umaangat ang paa ng champion sa lakas ng suntok! Ano nangyari? Umangat yung paa ng champion! Hindi yung suntok ng featherweight. Mas mataas sa klasang lakas ang suntok na yun! Nasanggaan niya yun? Habang iniiwasan niya ibang suntok? Alam ko na! Kung kalmado ako ng konti, kahit gano'ng kabilis kumilos ang ulo niya, hindi ko magalaw ang katawan niya! Tama! Body shot! Isang body blow na Challenger, tumama! Dalawa, tatlo! Nag-counter-attack siya at naramdaman niya ng champion! Galing, tinatamaan ko siya! Kaya ko to! Hindi ako susuko, lalaban ako! Maganda ng laban! Isusugan na ba ng Challenger ang lahat? 30 seconds na lang! Kaya pa ba ng Challenger? Mananalo ba siya? Pareho na tumatama ang suntok nila! Wala ng 20 seconds! Tumatama ng isiripo ang mga suntok ko! Go! Uppercut! Tinamaan siya! Babagsak kaya siya? Di akong babagsak! Kaya ko na siya tamaan! Konti na lang! Magta ka! Magsisimula pa na ang laban! Bakit? Bakit niya pinatitigil? Nag-bell na! Hindi niyo narinig! Oh? Natapos na ang first round ng laban. Bumalik na kayo sa corner ninyo. Mukhang hindi magandang pangitain ito. Hindi ang champion ang nainis sa pagkakatigil ng laban dahil sa bell, kundi ang challenger! Yamada. Umaganda ng laban. Umunta ka sa susunod na round. Muntik nang maging final round ang first round ng match dahil dalawang beses na pabagsak ang challenger. Sa score na 10-7, ang senior na si Makunouchi ang lead. Ano kayang mangyayari sa susunod na 3 minutes sa laban ng dating gymmates? Kailan naman natamaan ko na siya? Kaya pala ako nagsisimula eh! Humilahon ka. Coach, nakita mo ba yung kanina? Muntik na pumasok yung suntok ko kay Sir Ipo. Oo, nakita ko. Maganda yung naisip mong katawan niya ang puntirya yan. Mahusay din ang body blows mo. Malakas at effective. Kaya mapapakinabangan mo yan. Pag tinamaan mo siya ng tinamaan, mananalo ka! Sige, Coach. Katawan naman niya ngayon ang pupuntiryahin ko. Doon naman ako magko-concentrate. At pagkatapos nun... Huh? At pagkatapos nun... Naisip mo na rin. Medyo matagal bago umepekto ang body blows. Naisip mo na rin ba kung ilang body blows lang ang maibibigay mo sa kanya bago kanya tamaan? Paano kung mapuruhan kanya? Napakalakas ng mga suntok ni Makunouchi. Oh, pero karamihan sa suntok ko hindi tumatama. Masyado siya mabilis kumalaw. Hindi ko siya maabutan. Ano nang gagawin ko ngayon? Ayoko matapos kagad ang labang ito. Wala pa ako napapatunayan na kahit ano sa kanya. Huwag kang susuko kagad. Oh. Magagamit mo pa ang body blow. Kaya mo yan. Huh? Ngayon, nanap. Gamitin mo ang solar plexus blow. Oh. Alam mo bang dahilan kung bakit hindi mo sa matalo-talo? Masyado akong maraming pinakakawalang suntok at sa dami ng suntok na yon, nakikipagsabayan na siya sa akin. At alam mo rin ba kung anong dahilan kung bakit hindi mo mapigil ang sumuntok? Iniisip ko kasi na matatapatan niya ako. Pero pagkatapos ng dalawang knockdown, ang buong akala ko, matatalo ko na siya sa round na yon. Sa tingin ko, kailangan ko na rin ituro sa'yo kung paano maging isang pro. Kung paano maging isang pro? Gawin mo ang trabaho mo. Ibigay mo ang inaasahan ng audience. At higit sa lahat, ibigay mo ng buong buo ang puso mo sa laban. Kung hindi mo magagawa ang tatlong yun, hindi mo matatawag ang sarili mo na professional boxer.
Kung kontento ka na dyan, hayaan mo na lang natawagin kang champion. Magpunta mo ron, itatakbo yan sa utak mo! Apo! Simula na ang second round! Kaya mo yan, Makunochi! Huwag mo na patagalin! Tapusin mo na sa ngayong round! Magtatagumpay kaya dito ang champion? Hindi yun ang inaabangan ng mga audience kundi paano niya ito tatapusin! Parang nananalamin ang boxers natin! Pareho silang gumagamit ng peekaboo! Ang inaasahan kaya ng lahat ng mangyayari o mabibigo sila sa magiging resulta? Sabay silang subugod! Sobrang lapit nila sa isa't isa! Pagkatapot ang mga pinti nila, senyalis ito na walang gustong umurong! Lato! Nasangga ng champion! Kanan naman! Nasangga din! Kitang-kita ng champion ang mga susto! Matapos ang nangyari sa huling bahagi ng first round, inaasahan na ni Ibo ang mga body blow. Alam niya na susunod na mangyayari. Nanginigat doon ang challenge sa suntok ng champion! Pilipilit pa rin ang challenge ang body blow! Pero hindi niya nakakalusot sa champion! Kasalanan ko to. Mukhang mali ang ibinigay kong payo sa kanya. Ang solar plexus. Ang pagsuntok sa sikmura ng kalaban para mapatigil ang paghinga niya. Kung malulusutan niya ang bilis ni Makunochi, sigurado magagawa niya yon. Pero sa tindi ng kanya, kahit anong gawin ni Nao, imposible na siya makapasok. Dahil sa sinabi ko, pinatatagal ko lang ang paghihirap ni Nao. Kahit anong gawin niya, hindi siya makatama kay Ipo. Kanina niya pag ginagamit ang body blows, kaya kabisado na siya ni Ipo. Wala siyang tigil sa pag-atake, pero wala pa rin nangyayari. Kumanti ang champion ang siguradong suntok. Hammer, ano ba ginagawa mo? Kung paulit-ulit mo yung gagawin, hindi ka tatama. Pwede ba mag-isip ka naman na iba? Nakuha ko na ang timing at angulo ng swing niya. Kaya ko na siyang tamaan pagbalik ng kamao niya. Pati body blows na iiwasan na niya ngayon. Pagkakataon ko na sana, pero napag-aralan niya na kaagad yun. Pero sir, napag-isipan mo na ba kung paano nakarating dito ang underdog na katulad ko? Ayos! Pagbawi niya ng suntok na to, papasok ako at pababagsakin ko na siya! May paraan kung paano ang underdog na katulad ko ay mananalo sa champion ang kagaya mo! Exposed na siya! Magkaataw ko na! Body blow na naman! Nakatama ang challenger! Anong body blow na to? Hindi ako makahinga! Tinamaan siya! Ang solar plexus blow! Inanaw! Nagpatuloy ang challenger! Teka sandali, hindi ba pandaraya yung ginawa niyang yun? Fake yung hindi pagtama ng suntok! At ginamit niya yung kamay na yun para ma-open ang guard ni Ipo. Kailangan ko matutunan gawin ng lahat. Para makarating ako sa tuktok! Patawarin mo sana ako, pero sasabantalin ko na to! Sir Ipo! Ang challenger naman ako matake para pamuyan ng champion! Nawali niya ako! Kailangan ko na rin ituro sa'yo kung paano maging isang pro. Ibigay mo ng buong buwang puso mo sa laban! Ibinuhos dito ni Yamada ang sarili niya, nangigit pa sa ginawa ko. Kaya siya ang matatawag na pro boxer! Nakalusot ang body blow ng challenger! Ngayon sa ulo naman! Umurong na ang champion! Ito ang unang magkakataon na umuro ang champion sa labang ito! Sige! Laban! 1-2! Tumama ang champion! Pero sumugod ang challenger! Ginagamit niya ang laki ng katawan niya para itulak ang champion! At sunod-sunod na atake na naman sa katawan! Itinaas ang champion ng guard! Malaki ang swing! Iwas! Napakabilis ang suntok na yun! Pero naiwasan ang champion! Huli na naman! Tinamaan na naman siya ng body blow! Kitang-kita ang ipang sa likod ng champion! Hindi nakagalaw ang champion dahil sa suntok na to! Patuloy pa rin sa pang-atake ang challenger! Hindi ito maaari! Inulit na naman niya! Referee! Ginagamit niya yung kamay para ipanghawi! Kabisadong-kabisado niya kung paano gagawin yon kaya hindi siya mahuli ng referee. Pantaraya! Kung wala sila ibibigay na warning, ibig sabihin walang foul. At kung hindi pa ititigil ang laban ng dalawang manlalaro, ibig sabihin walang problema. Napag-aralan niyang mabuti kung paano gagawin niya. Pero against the rules yan! Hinahawi niya ang guard ni Ipo. Dapat puro kamao lang ang gagamitin!
Pero wala kang naririnig na tumatawag ng foul. Inimbento ni Hammer na one technique na yan para manatili sa atin di basta matalo sa loob ng ring. Gagawin ang lahat para manalo. Iyan ang tinatawag na tunay na professional. Kung ako ang coach niya, hindi ko siya patitigilin. Napakatalas ni Hammer now! At napakapurol naman ang bata natin! At ngayon, ang champion naman ang naiipit sa corner! Mukha yatang na-corner na ng baguhan na senior niya! Sir...